Yo, what's up guys? What's up mga daddies? What's up mga babies? At nagbabalik po ang bata makulit. Pero ang bata makulit, di po natin siya kasama ngayon dahil mahalaga at importante po ang pag-uusapan natin. So yun, kung bago lang po kayo sa aming channel, don't forget to click, subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng bata makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Franchesca Vlogs. So yun, for today's video mga daddies, pag-usapan natin yung mahalagang anunsyo ng GSIS. So yun, umpisahan natin. So yun mga daddies, last July nga ay nag-anunsyo ang GSIS patungkol sa GESP or GSIS Educational Subsidy Program. At ang application nga para sa programang ito ay magtatapos sana ng September 10, 2021. Pero ang good news nga ay tumatanggap pa rin ang Government Service Insurance System or GSIS ng mga aplikasyon para sa GSIS Educational Subsidy Program. Ito ay hanggang September 30, 2021. Sa ilalim nga ng programang ito ay bibigyan ng GSIS ng taunang 10,000 pesos na tulong pang-edukasyon sa 10,000 mga anak ng miyembro o mga dependents na nasa kolehiyo. Sino-sino nga ang pwedeng mag-nominate sa GESP grantee? Dapat ikaw ay isang GSIS active members na may permanent employment status, salary grade 24 pababa o katumbas nito, at walang unpaid or underpaid na utang sa GSIS ng higit sa 3 buwan. Sino naman ang pwedeng i-nominate bilang GESP grantee? Sila naman yung mga dependents ng GSIS active members na nasa alinmang antas ng kolehiyo, kumukuha ng 4 o 5 taong kurso, naka-enroll sa paaralang kinikilala ng CHED, at hindi kasalukuyang tumatanggap ng iba pang scholarship o subsidy mula sa pribado o pampublikong ahensya. Ano-ano naman ang mga requirements? Fill out GESP application form, service record or certificate of employment, kopya ng birth certificate ng nominated grantee, certificate of registration or enrollment ng nominated grantee, report card or school certification ng nominated grantee na may general weighted average na 80% at walang failing grade o incomplete mark sa kahit anong subject. Senior high school report card ng nominated grantee kung incoming college freshman. At saan naman pwede ipadala or ipasa ang application? Pwede nyo po itong ipasa sa nearest GSIS office or Dropbox. So yun mga daddies, good news yan para sa mga GSIS active members natin na gustong mag-apply ng GESP dahil nga extended to hanggang September 30, 2021. So yun lamang po for today mga daddies, hope na nakapagbigay ako ng konting tips and ideas regarding sa extended application ng GESP ng GSIS. So yun, kung nagustuhan nyo tong video na to, like, share, and comment po, and don't forget to click subscribe, hit mo na rin yung bell para mas updated ka sa mga bagong videos ng Bata Makulit. Like and follow na lang din po nating Facebook page, Baby Franchesca Vlogs.